Biyaheros, may tanong ako. May sikreto ba kayo? Huwag muna mag-isip ng malalim. Simplahan lang natin. Para sa pagluluto, may secret ingredient ba kayo lagi? Sa mga in a relationship dyan, ano bang sikreto ng isang pangmatagalang relasyon? Malamang sa malamang, bawat isa sa atin ay may sikreto na nagbibigay twist sa buhay natin. Parang sa pagbiyahe lang, may mga lugar na akala natin simple lang. Yun pala, may mga exciting hidden gem ito. Yung mga feature natin na lipad tapos nun mga 3 to 4 hour drive, yun yung mga natatagong ganda ng Pilipinas. Ano po ba yung mga gawain nyo kung bakit umabot ko kayo ng 99? Hindi pa ako mapaniwala na 99 years old ako. From this view, oh, beautiful view. Tara sa isang lunsod sa Negros Occidental kung saan for the reveal ang mga itinatago nitong ganda. Dito, walang mawawalay. Ang sarap ng buhay sa lunsod ng Sipalay. Maaga kaming dumayo sa sityo, Mauboy, para matikman ang bestseller nilang Mountain Bread. Si Nanay Bihing, ang isa sa mga patuloy pa rin gumagawa ng Mountain Bread. Kung tutusin nga raw, wala namang espesyal na rekado ang tinapay niya. Tubig, asin, asukal, yeast, at harina. O, diba? Basic lang. Pero may sikreto raw si Nanay Bihing. Nay, itsura pa lang ng kamay niyo. Talagang ilang years yun na po. Talagang, no? Parang... Pwede po bang bahawak ng kamay? Matagal. Ang tukwa. Ang lakas nga. Nasa pagmasa pala ang sikreto. Kalahating oras yan minamasa ni Nanay Bihing para makuha ang tamang texture ng dough. Saka ito hihulma sa dahon para gawing isang set na bite size at ibenta ng 10 piso. Kung hindi pa ka nasanay magtrabaho sini. Apo. Gapilit tsaka mutmi mo. Magdidikit. Ah, magdidikit. Kala ko pinipilit ko lang sarili ko. Medyo na-challenge ako dun sa binanggit ni Nanay. Marami na kayong pira. Gawa-gawa pa kayo ng tinapay. Hirap ng trabaho. Kung minsan kailangan nyo pong pagdaanan yung hirap para malaman nyo kung ano yung pakiramdam ng kasiyahan. So, sabi nila, kung walang tinapay, walang nilaga. Tama ba yun? Sabi, Sir, kape. Ah, tama. Kung walang tinapay, walang kape, eh mahilig po kami sa kape. Mm. Dapat may tinapay. Ano na po bang gumawa ng ibang hugis, Nay? Ha? Ibang hugis, ibang shape. Ang tinapay? Opo. Like, kunyari, di ba, ganyan po yung hugis ng ginagawa niyo for ilang taon. Meron ba kayong parang pahaba naman? Hindi naman pwede siya. Hindi pwede. Ayan, Nayo. Parang tao. Kulang isa. Kulang parang isa. Wala namang bumili dyan. Nay, for personal consumption lang po ito. Pati, huwag tayo humusga. Kailangan maging open-minded tayo, malay mo. So, mulat sa pool, Nay, ito na po yung paraan para magluto ng tinapay niyo. Pati, bakit nga pa tinawag na mountain bread? Kaya alam sa bukit ni Ubra. Hindi gawa. Opo, opo. Pero hindi naman kayo kailangan magalit. Easy lang, Nanay. Gusto ko lang naman kumain ng tinapay. Habang nagpapabaga pa si Nanay Bihing, umikot muna tayo ng Sipalay. Yes, Sipalay City po is a coastal city. And we are facing actually Sulusina. That's why we have a lot of seafoods. Our main fish produce po is yung barungoy or what we call as flying fish. And every March, though, we celebrate po our Barungoy Festival wherein yung highlight po ng activity noon is isang mahabang grilling area para sa mga bisita, para sa mga locals na mag-share and mag-grill ng barungoy. Ayun naman pala, flying fish kasi. Pero kahit hindi festival, may lugar kung saan pwedeng makatikim ng iba't ibang luto ng barungoy. Tawag ng mga local dito sa amin, pag pumunta ka ng isang lugar na pangalan na barungoy yan, dito yan talaga. Dito yan sa port dati. Kaya barungoy yan yung pinangalan ko para mas madaling hanapin. Araw-araw, naglalakad lang si Ate Irene papunta sa bilihan ng barungoy sa mismong port. Pwedeng mag-grill your own barungoy sa kainan ni Ate Irene.
siyang tinik, tapos ano, puro siya laman, malaman na isda. Tapos malasa. Parang may kaparehas siya na ano, na may gano'n yung, alam mo yung kulay pula na ano, bukabukaw. Parehas sa dalagang bukod yung lasa. Nakagawa na rin siya ng ibang luto sa flying fish. Tulad nitong kinilaw. Masarap. May mani, tapos maanghang. Hindi malangsa. Meron din ditong fish floss na madalas ay ginagawa nilang toppings. Masarap. Parang hipo nag-dried din siya. Magpapahuli ba naman ako sa pagtikim ng barungoy? Ito ay sinigang na barungoy. Gamit-gamit ang batuan, yun yung pampaasim nila dito sa Visayas. Na-miss ko na yung kanilang mild na pampaasim ng batuan eh. So, been a while. One, but two. Yes, saktong asim. Lumpiang Shanghai na barungoy meat? Gian! Kapag dinideep fry daw itong mga to, frying fish na daw sila. Angkat pa. Hirap naman kasi talaga malaman na talaga kunyari ginamit nila barungoy, pork, chicken. Basta naman sabi ko ang sarap ng pagka-timpla nila ng kanilang lumpia. Dami konting anghang at i-dip mo pa sa sweet and spicy sauce. I guess very versatile ang barungoy. Ang Sipalay City po is kilala sa mga beach areas namin or yung mga beach destinations namin. And of course, yung mga islands and islets, yung dive sites namin also. Isa sa madalas dayuhin dito sa Sipalay, ang Miracle Beach ng Anhawan Island. Pinaka-historic nito is marami kasi dati dito anahaw yung names. So, Anhawan Island. Miracle Beach ang tawag dito dahil nag-iiba ang itsura ng dalampasigan tuwing high tide at low tide. Lulubog at lilitaw din ang sandbar dito. Dito ay kapit siya naman 200. Tapos overnight, 1,500 pesos ang bayad para sa round trip na bangka, good for 8 packs na. So almost 190 pesos each lang ang pamasahe. Sulit! Kung di pa kayo masiyahan sa pagtatampisaw sa dagat, dito kayo sunod na pumunta. Ready to dip and dine, Biyeros? Every month, meron pong high tide na sa isa, for 1 week. So, ma-experience po ng mga customers namin yung dip and dine. So, makikita nyo po, nakalublob yung ano namin, yung paan ng mga customers namin while kumakain sila. So, yun pong ini-enjoy nila, pinupuntahan nila dito sa amin. O, diba? Konting antay lang, tataas na ang tubig mula sa ilog. Dito lang din sa ilog, kadalasang kinukuha ang mga iniluluto nila, tulad ng mud lobster at mud crab. So, yung usan po is mud lobster yung tawag doon, locally known as usan. Abundant po siya dito, aside from yung mud crab po na alimango, na locally sourced po lahat ng ingredients namin, kaya fresh na fresh po. Salted egg mud crab, yun yung pinaka-best seller po natin. Good for sharing ang serving nila rito. Meron ding isang set na swak para sa mga magbabarkada o isang pamilya. Balikan natin yung mountain bread ni Nanay Bihing. Kita nyo naman, mabilis ang pagbiling ni Nanay para hindi masunog ang tinapay. Parang ayaw na nga niya akong patulungin eh. Sige Nay, pasensya na. Okay, sorry. Grabe. Mano-mano talaga. Yan! Sir, nasunog na. Sunog na! Ma,
baso pa. Ang baso ni Gapo nung naluto. Oo nga po. Okay na po ito. Kung anong kinasimple ng mga rekado, yun naman ang ikinahirap ng pagmasa at pagluto ng tinapay na ito. Hindi mo na, walang bias. Ito sa mga paborito kong kainin. Tinapay. At lahat ng bagong gawang tinapay ay napakasarap. Lalo na kapag ginagawa nila to for a good number of decades. Texture, crunchy on the outside, chewy in the inside. It's a perfect combination. So, hindi siya mountain bread, kundi maoboy bread. Dahil galing yan talaga dito sa city yung maoboy. And maoboy, oh boy, it's so good. Bago pa ako mapagalitan ni nanay sa dami ng nakain kong tinapay, mag-iikot muna ulit ako dito sa Sipalay. Isa sa mga nadadaanan at madaling puntahang tourist destination ang tinatawag nilang Tinagong Dagat. Pero don't worry, ilalabas na namin siya ngayon. Tinawag po ito na Tinagong Dagat ang lugar namin kasi yung mga taga rito mismo, ang pangalan nito kahit pa noong unang panahon pa, ganito na ang tawag nila. So yun na lang ang ginamit namin para hindi na malito ang mga tao. Pwede silang magkayaking, 150, 3 hours na po iyon. Meron din silang pool para sa mga magre-renta ng room. Exclusive views. Shala! Isa sa mga magandang puntahan yung medyo malalayo. Dahil may automatic screening sa mga ibang turista. So, when you try to find some peace and quiet locations, I think it's worth the trip. And yung mga fini-feature natin na lipad tapos ng mga 3 to 4 hour drive, yun yung mga natatagong ganda ng Pilipinas. Ang itinatagong ganda ng Sipalay, minsan ang hinagupit ng Bagyong Odette noong 2021. Sipalay City po is yung actually hardest hit na LGU sa province of Negros Occidental. Kami yung may pinakamaraming casualties noong December 2021 nung paghagupit ni Typhoon Odette dito sa Sipalay. Isa sa mga naapektuhan ng bagyo, ang daan papunta sa Mountain Cross sa barangay Nauhang. Nasira ang tulay patawid ng ilog, kaya naman para makapunta sa cross, kakailanganin sumakay muna ng malaking bangka palapit sa jump-off point. Maswerte kami dahil nakilala pa namin ang nagpagawa ng cross na ito na si Lola Serena. Si Lola, 100 years old na sa susunod na taon! Wow! Ano po ba yung mga gawain nyo? Kung bakit umabot ko kayo ng 99? Hindi pa rin ako mapaniwala na 99 years old kayo. Hinihingi ko yun sa Panginoon. Talaga hinihingi ko. Napahabain po yung... Pinakausap ko siya. Biyahe sa Sipalay City sa Negros Occidental pa rin tayo mga biyeros. Hindi pa tapos ang reveal sa magagandang lugar dito sa Sipalay. Lulubusin na natin yan, pati tutulugan, doon tayo sa medyo tagurin. Nakaharap kasi ito sa Campo Manis Bay, kaya halos lahat ng kwarto, talagang breathtaking ang view. Bonus na lang kung paano nyo gustong ma-enjoy ang view na yan. Siyempre, hindi naman tayo magkukulong sa kwarto. May amenities din ang resort na pwedeng subukan. With our boat trips as well, is our island hopping destination. So, one that we always feature is the Maasim Caves. Ma-high tide na naman pumunta ang BND team, kaya kailangan pang lumangoy para makapasok sa cave. Pero don't worry, nariyan ang mga bankero na magka-guide sa inyo kung gusto nyo pa rin libutin ang ibang parte ng kuweba. Kung nagutom kayo, pwedeng pumili sa mga kainan sa bayan. The food that we serve is what we call a noodle set. Kita niyo yan, may seafood na, may pansit, may pork belly pa. Full meal! Ano ba yan? Bye-bye diet yan! Good for 10 to 15 packs ito sa halagang 4,500 pesos.
Alam nyo na yan, guys. Share-share sa kain, syempre, pati sa bayad. Ako, mas gusto ko itong i-share the secrets to a long life ni Lola Serena. Yung tipong more than 100 years old and beyond. Is it because of what you ate or what you eat? Inspiration ko yung mga anak ko. I have to live for them. For them. Ano po yung pumapasok sa isipan niyo? Ano yung mindset? Ano po yung nagiging inspiration niyo na bakit? Sana hindi sila mahirapan sa kanilang buhay. Meron po bang bawal sa kinakain niyo? O kayo po ay gulay lang po ba? O talagang balansyado lang po yung pagkain? I ate everything. In moderation? Yeah. So okay lang po na, uy, may crispy pata. Okay lang. Uy, yung lechon. Ay, ito po yung gusto ko pong malaman. Nay, umiinom po ba kayo? Oo, kung mayroon. Kunyari, beer, appetizer. Kunyari, beer, gin. Yeah, tasting. Yes! Yes! When there is an appetizer. Appetizer, you know, you have that lechon, the skin, you fried it crispy, then you So, yung lechon na yun, Nay, kukunin nyo po yun, i-deep fry nyo po, tapos kakainin nyo po. Crispy. Crispy pa yun. Yung. Ano po yung pang... Pangkwan mo? Pang ano, tawag nun? Yung... Panulak. Kailan? Root beer. Root beer. Nasa 400 steps pa akyat ang mountain cross na pinagawa ni Lola Serena. Tama po ba? Ginawa niyo po yung malaking cross doon sa bundok na yon. Bakit niyo po naisipan? The whole kind of Sipalay, the people of Sipalay, they will not, God exists. Tama po ba yung rinig ko na para din po yan sa mga boatmen? Fishermen. For sa mga fishermen na meron silang landmark. Dati pa man daw ay malapit na kay Lola Serena ang mga mangingista. Sila raw kasi ang nagdadala sa kanya ng seashells. Na siya namang ginagawa niya ng disenyo at kanyang naging koleksyon. Umailaw daw po ba yan din? Wala nga. Yun ang kailangan ko sana. Solar. Para at least parang yun na po yung magiging lighthouse nila. Sana ako mayroon mag-donate. Sana ikaw. Si Biyahero's, masaya lang dapat ang buhay. Para si Lola Serena. Here's to more years, Lola! Right, so after like a 10-minute climb or hike paakyat dito sa cross, tama nga, around 400 steps, count natin mga estimate 395. Anyway, yeah, from this view, oh, beautiful view. That's the view of the beach, view of the river, dito tayo nang galing. Siyempre, palayan, Sipalay. Oh, saan nga? Ayun, bahay ni Lola. So, isipin mo, kung hindi nasira ng bagyong Odette yung bridge, hindi na tayo kailang magbangka. So from there, wow, probably like a 5-minute trek before the start of the climb, and you're here. And you think about it, nung kinausap natin si Lola, the last time that she climbed and reached the top was 4 years ago, and she was 95 years old. Wow! Ayun yung tunay na idol. Beautiful. Ah, very nice. Dito sa barangay San Jose, patatagpuan ang isa sa pinakamalaking minahan ng tanso noon sa buong Southeast Asia. Sa ngayon, sarado na ang minahan. Pero binuksan ito sa mga turista. Sa barangay muna, kay mayroong tanod nga nag-guide sa kanila para hindi naman sila maligaw. Makipag-ugnayan muna sa barangay ng San Jose para sa mas safe na pag-visit sa ruins, okay? Akala nyo tapos na ang Maubuhay Mountain Bread Challenge sa akin ni Nanay Bihing? Hey, akala ko rin eh. Masarap. Kumusta po yung overcooked po ba? Sakto lang. Sakto lang. Masarap. Masarap to sa tuba. So kailangan niyang makainom para ma-appreciate daw yung luto ko. Nami. Ang mga bagay na natuklasan natin sa biyaheng ito, masarap ibahagi sa ibang biyahero. Hindi lang tiyan at ang mga mata ang nabusog sa akin. Pati na rin ang pangunawa sa mga natatagong kwento rito. Ngayon, hindi na sikreto kung bakit kailangan puntahan at dayuhin ang Sipalay Negros Occidental.